niyang santol. Bibiyakin natin yan, mga katribo. Tapos yung buto, mga katribo, ay tatanggalin natin. Yan. Okay. Yan. Pag matapos natin tanggal yung buto, hindi na po natin babalatan. Hindi na po tayo magbabalat. Yan. Yan. Okay, mga katribo. Eh, nabagsak sa taas kanina, kaya medyo ano. Yan, wala na siyang balat. Wala na siyang buto, ha. Wala na siyang buto. Yan, ang gagawin natin sunod ay kakayurin natin sa kayuran ng nyug. Ito, mga katribo. Yan. Makikita nyo. Kakayurin yan, mga katribo. Kakayurin. Yan. Hanggang maubos niya. Hanggang dumating dun sa balat. Yan. Kakayo rin lang ito, mga katribo, ha. Yan. Ganyan lang ito magkayod niyan. O, nakita nyo. Yan. Simple lang ito, mga katribo. Alam nyo ba kaya ito senior sa inyo dahil napakasarap? Galing, ha? Kaya gusto ko i-share ko rin sa inyo. Sa mga viewers ko, ha. Sa mga laging nanonood ng aking mga vlog. Yan. Yung mga tribo, ito na yung ano, ito na yung nakuha sa santol. Yan. Yan, ubusin din natin ito lahat yan. Pagkatapos ng mga katribo, nakuha na gawa na natin yun, balat na lang natira, na kayod na natin, ilalagay natin sa isang grapon. Okay. Yun, mga tribo. Pinakita ko lang sa inyo yung unang proseso, pero yun, nailagay ko na sa grapon. At ito, mga katribo, nasa 30-25 piraso ng santol po ito na kinadkod. Oh, yan na siya. Tapos ang gagawin po natin dito ay buburuhin po natin. Buburuhin, ibig sabihin, ibababad po natin, oh, one day or two days. At yung 25 piraso na santol, ayun po ay may lalagyan natin ng asin. Yung asin po siguro mga isang dakot. Oh, isang dakot na punong-puno sa palad mo, at yun ang ilalagay mo dito sa santol na kinayod mo at ilalagay mo sa grapon. Yan, ang tawag sa amin ay buro. Kaya buburuhin mo 'to para mas masarap, para kumapit yung alat ng santol at yung asin niya mawala. Okay, mga katribo. What's up, mga tribo? Ngayong araw ay mag-share po kami ng isang lutuin na luto po dito sa amin sa probinsya. At talagang sulit po ito pag ginaya nyo. At tatawagin po natin sa pangalan yung luto natin na sinantulang alamang. Okay, mga katribo, sinantulang alamang. Yung mga ingredients po nito, ha, simple lang po, ha. Santol, nyog, bawang, sibuyas, sili. At saka alamang. Yun, huwag nyo kalimutan yung alamang. Yun lang po yung ano, yung mga ingredients yan. Napakadali lang po. Kaya ngayon, i-share ko po ito sa inyo. Para nang sa ganun, may try nyo rin sa inyo. Okay, mga katribo, ha? Okay, mga katribo, start na tayo. Ito po yung ano, ito po yung santol. Yung santol po ay kinudkod siya. Yung buto po inalis, tapos kinudkod nang sa kudkuran ng nyog, tapos binuro siya. Binuro po ito ng 2 araw, 3 araw itong santol. At may halo po siyang ano, asin. Sakto lang yun, isang dakot na asin, tapos mga 15 pirasong santol. Yan. Yan. Nakaburo na siya, mga katribo, ha. Tapos may alamang. Yan. Tapos po, may kinudkod na nyog. Yan na po. 2 pirasong nyog po ang gagamitin natin sa, at saka ano, 1/4 na alamang. Oh, yan, ha. May nyog. Okay, mga katribo, balik tayo sa santol na kinudkod. Yung santol na kinudkod ay hugasan po natin to. Hugasan po natin ng 5 beses para maalis yung ano, yung alat, yung asim ng santol. Yan, 5 beses bago natin isisigang sa kalan, ha? Okay, mga katribo, nakasigang na siya sa nakasigang na po siya. Tapos yung tubig niya po pantay lang sa ano, sa santol, pantay lang siya. Tapos hintayin natin siyang matuyo.
Then pag natuyo 'yan, lalagyan po natin 'yan ng ano, ng gata. Kailangan niya siyang matuyuan bago lagyan natin ng gata. Okay. Nako mga katribo. Kayang-kaya niyong gayahin ito. Okay mga katribo. Mas magandang ilagay mo sa gata yung mainit na tubig. Oh. Isang tasa lang siya. O isang baso. Tapos doon na tayo pipiga sa isang lalagyan. Yan. So, mga katribo. Yan. Kailangan mga katribo mahalo mo siya ng maayos para talagang masaid mo yung gata doon sa ano sa nyo. Okay. Okay, malapit na po. Yan, sasalain po natin yung mga katribo. Yun. Okay mga katribo, pangalawa, pipigaan po ulit natin. Lagyan natin ng isang basong tubig. Yan. Tapos kukuhaan ulit natin ng gata. Yung una po yun yung kakanggata. Yun yung ihuli na ipapahuli natin sa luto. Yung kakanggata. Ito yung unang lagay. Pag natuyuan na yung ano, yung santol. Pag natuyuan na po yung santol na nilagay natin, yung una yung gata po na ano, uli yun ang ilalagay. Tapos yung kakanggata yung pinakahuli. Yan, yung gata po na yun yung iuuna nating lagay sa santol. Yun, yan na po yung ano. Yan yung unang nilagay na gata. Pangalawang gata yan. Mga tribo, ito yung ano, yung pangalawang gata. Ito yung unang nilagay natin. At ito yung pangalawa naman, ito yung kakanggata. Ito yung pinakahuli. Ha? Ayan. Tinatanggalan natin ng sabaw para bago natin ilagay ang gata. Okay. Nakita nyo ba mga katribo? Pag medyo marami yung ano, yung sabaw na inilagay nyo, pwede naman yung bawasan. Yan, para mas mabilis siyang matuyo. Mabilis siyang matuyuan para mailagay po natin agad yung ano, yung pangalawang gata. Okay. Okay mga katribo, ilagay natin yung ano, pangalawang gata. Yan. Ilagay na po natin. Kunting halo para okay. Tapos niyan, hintayin naman natin siya na matuyo-tuyuan siya kunti bago natin tayo maglagay ng sibuyas, bawang, sili at saka yung pangalawang gata. Yung ano, yung katanggata na ilagay natin. Okay mga katribo, ihanda natin na sulit na nilalagay. Sibuyas, bawang, saka siling labuyo. Yan. Yan natin yung kakanggata, yung pinakahuli natin ilalagay. Yan. Okay, diba? Okay mga katribo. Yan. Yan po talaga yung ano, yung nagturo sa akin na magluto ng ano ng sinantulang ano alamang. Yan si Ate Marlene. Siya yung ano gagawa ngayon. Okay mga tribo, yan malapit na matuyan yung ano unang gata. Pag natuyan yan, bago natin isunod yung pangalawang gata, ha? Okay mga tribo, malapit na. Ini-ready na natin ang sili, sibuyas, bawang at huwag niyong kalimutan ang alamang.
ang kakanggata, ang pinakauling ilalagay natin. Okay ba? Ilan, malapit na ilagay na. Huwag kayong bibitaw. Babalik agad ang batibot. Okay mga katribo, malapit na talaga. Malapit na, malapit na. Okay mga katribo, nilagay na yung, ano, yung alamang. Okay, yan ha. Nakalagay na yung alamang. At kailangan natin haluin para kumalat siya. Yan. Ilagay na po yung alamang kasi po patuyo na po yung ano. Yung pangalawang gata, patuyo na. Okay, kabuti. Okay. Next po, pasunod na. Mukhang masarap talaga to. Okay mga katribo, nilagyan na namin yung unang gata. Yun yung sasabing kakang gata. Yan. Tapos next, lagyan na namin ng sili, sibuyas at bawang. Yan, hintay na lang po tayo ng ilang minuto. At patuyuan po natin yan. Kakainin na po natin yan pagkatapos niyan. Titignan natin masarap ang luto ni Ate Marlene. Yan po si Ate Marlene. Siya po yung nagturo niyang sinang tulang alamang. Yes. Okay mga katribo, pag nalagay mo na yung pinakahuling gata na ilagay mo sa dito sa sinang tulang alamang, kailangan mo siyang haluin talaga ng haluin na para maluto na gusto yung gata at pumasok dun sa santol. Yan po kasi magpapasarap. Okay mga katribo, malapit na matapos. Kunting halo lang natin para mabilis siya matuyo. Ano? Wala. Okay. Kapag dumikit na siya at wala na siyang nakikitang sabaw, pwede na yan ahunin. Ano? Yun, no? Yun. Yung atribo. Kaya mga atribo, pag tagsantol, ito yung magandang lutuin kasi nga yung iba na sayang lang. Yung iba, siyempre yung kinukuha nila, buto lang, yung balat. Kaya tapo na, pwede yung, ano yun, pwede yung yadyarin. At yun na iburo, mga atribo. Pwede yun, pag naburo siya, kahit mga 1 week, bago mo siya lutuin, okay lang yun. Kasi hugasan mo lang siya ng maayos, mga 5 days mo siya hugasan para talagang side na side yung, ano, yung wala siyang, wala siyang alat, saka asin. Yun. Ito kasi mga katribo sa Palawan, napakarami ng santol. Kaya minsan nakikita mo lang dito, nagbagsakan lang dyan, hindi pinapansin. Mga katribo, napakasarap ito yung ulam sa kanin. Okay mga katribo, luto na po yan o. Yan, at sabayan nyo kami, kakain tayo. Okay mga katribo, natapos natin yung sinantulan with alamang. Yan na po siya at kakain po tayo. May perito, may lato, may grapes. Wow. May gata, kamot sa tibing gata. Yan. Yung gata, sabi na tibing gamot daw sa... Yung gata, gamot sa COVID. Okay, kakain na tayo. Okay mga katribo, kain na tayo. Una akong titikman to yung sinang tulang. Alamang mga katribo. Yun. Ako lang doon na wala sa gusto. Ikaw, anong gusto? Ano mo? Dali mo na dyan. Oh, santukin mo, kunin mo ang gusto mo kunin. Oh, saan sa'yo? Saan? Oh, abot lang. Una akong tinikman yung ano, yung pinaghirapan natin Marlene lutuin na sinang tulang alamang mga katribo. Ako pinaghirapan ko sila yun. Nan yun. Na, gata. Maparami talaga kain mo mga katribo. Subukan nyo lutuin ito. Arus. Nakunta pa yan 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 na, paubo. Okay mga katribo, kasama ko to si Nanay Bibing at si Nanay Marlene. Ayun siya o. Nagtitimpla pa siya ng kape ha. Yun.
May grips kami, kompleto kami. Meron pa kaming grips sa yan, oh. Yan. May grips kami, wala pang bayad yan. Pero kinain na namin. Kaya nga kung sabungan ka sa'yo. Sabta naman kumain ito mga tribula na kumakamay ka lang. Oh, mga tribo, sana nagustuhan nyo yung vlog na binigay ko sa inyo, ay na senior ko, ha. Na magawa nyo rin sa bahay ninyo ito, yung lutuin na yun. At sa sunod, lahat na si Nanay Bibing at si Tim Arlen, lahat ng lulutuin nila, titingnan natin, i-vlog natin para naman yung ibang hindi nakakaalam, na malaman nila yung mga simpleng luto lang naman na sa alagang 50 pesos or 100 pesos, maluto mo na yung ulam. Ano? Nakatribo. Yan. May dayo, ay no? Yan, dayo yan. Yan si Tina. Anak ko po yan, mga katribo, ha? Si Tim Arlen. Si Ate Bing. Yun. Oh, marap. Yun. Tawan-tawa talaga sila. Hindi, oh, oops. Yun. Aha. Yun. Baka may bukol-bukol naman sa gawad, ha? Okay, mga katribo. Bye!